So now, for a change, let's try naman some coffee infused with Emperador. Ah, meron ba yan? Meron. Dapat pala hindi na itong ano to, itong drink na to, exclusive lang to dito sa Branding Museum. Itong Branding Museum, yeah. Pwede mo rin mahanap to sa McKinley Hill at the Fundador store. Wow, panalo. So, cheers. Cheers, bro. Cheers. I like it. Now, for the next, I guess, segment or game, a lot of people want to know about us, no? So, yep. What we're going to do is we have two bowls here okay. with some folded questions. Yeah. Both of us will take turns. We'll choose one and we'll ask each other okay. those questions. All right, man. Okay, so I'm going to go first. I'll choose from this bowl. This is from okay. your questions. Okay. What's the drunkest you've ever been? Mas nalalasing ako pag nandun ako sa bahay ko. Mas matapang ako doon. Siyempre, konting hagdan lang nandun na ako sa kama ko at kung ano mang ilang uwak mo nang tawagin ko, nandun na ako. So, laging sa bahay. At pag ako nagsimula kasing uminom at nag-imbita ako, talagang dapat aabutin kami ng matindi. Pero lagi ng mga barkada lang. So, hindi may iwasan. What is the worst mistake you've made in your life? Before, when I was young, getting drunk in public, that's probably some of the stupidest things that you can do, no? So, dapat, I do not advise you to drink ayan. Always drink moderately. At saka you should know, at tanungin mo kung kamusta ka malasing. Di ba iba-iba ang pagkalasing ng mga tao? Eh? Minsan, may mga taong bad drunk eh. Di ba? Minsan, pagka nakainom, ibang tao na yung, di ba? May mga ganun eh. So, hindi naman ako ganun, pero ano lang ako. Siguro, makulit lang talaga. At syempre, pag kasing ka na, hindi mo na alam kung anong ilang. Yeah, it's okay. Minsan okay lang naman, pero wag lang talaga sa sobra. You have to be careful also. Kailan daw magpapakasal si Daniel Padilla? Ako? Nako. Well, soon, but not very soon. Okay. Kasi marami pang nakalinyang dapat munang gawin, di ba, bago tayo magpakasal at sa panibagong level na ng buhay ko yun. Eh. So, kailangan ko munang tapusin yung mga dapat kong gawin. And then, pag tama na ang panahon, gagawin na natin yun. Pero siyempre, hindi man ako pwede magsalita dito nang wala ang nobya ko, di ba? Hindi lang naman ako nagpaplano ng mga bagay. So, pagkahanda na siya at handa na ako, pero pareho naman kaming ayaw namin ng too late. Eh. Ayaw namin ng too late, di ba? Siyempre, mas marami pang pwedeng gawin sa buhay namin. So, not soon but not very soon. So, 10 years na pa. So, follow-up question. 10 years na kayo, no? Yeah, 10 years. Kaka-10 years na, actually, no May. Yeah, thank you, sir. So, what's the secret to, anong mga tips mabibigay mo to keep a healthy relationship? Ako, wala naman akong secret na mabibigay dahil kung ano bang alam ko. Pero ako, dapat lang marunong tayong makinig, di ba? Marunong tayong makinig. Pasensya, dapat abot doon. Okay, you heard that, guys. That's a good tip from Daniel. Yun lang. At respeto, huwag natin kakalimutan ang respeto sa partner natin. Sa isa't isa, yun ang number one. Huwag nating tatapakan yun. At pag yun natapakan natin, mahirap ibalik ang okay, mahirap magsisi, tol. Ikaw na. To, where is your go-to travel destination? Mahilig ka ba mag-travel, tol? Yeah, pare. I mean, this mahilig ako mag-travel, but definitely my two favorite places has to be Spain, number one. Spanya, uh-huh. Of course, and of course, since nag-shoot ka na doon, you know what I mean, no? Masarap yung pagkain. Yeah. Of course, masarap yung good people wine, also. Good people. Yeah. Lots of Filipinos. Yeah. That's why we've made a lot of investments there as well. Parang isang malaking Intramuros ang dating. Tama. So that's why we made a lot of investments there. We have vineyards, we have buildings, we have quite a lot of businesses there. We also have a real estate business. We own two buildings in Madrid and one in Barcelona. Wow, mabisita natin yun soon. Next time, ano, doon na tayo mag-uusap. Bumuha ka na naman pelikula doon. Definitely, bitahin kita sa mga buildings namin. Yes, sir. Who was the last person you searched? Leonardo da Vinci. Tinignan ko kasi yung birth date niya kung kailan siya pinanganak. Tsaka kung anong zodiac sign niya. Yun. Okay. 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 Ako na. Nasyak kayo doon. Kala niyo. What is the most childish thing you still do? Bite my nails. Oh my goodness. That's a very bad habit. When you think. When I get nervous, when
Yeah, when I get anxious. May asawa ka ba? Opo, mayroon naman. Oh, napapagalitan ka pag ginagawa mo ba? Hindi, pag ako pinapagalitan, saka ako makakagat. Kaya pala napapakagat. Kaya nakakatakot yung asawa ko. Hindi. Kaya ubos na ako kuko eh. Nakita mo, wala na ako kuko. Diba? Okay, nice answer. Have you ever broken the law? Wala, law-abiding citizen. Safe answer. Law-abiding citizen ako. Hindi nga, ayokong nanghahassle ng mga tao. Of course. Pende lang ko ilan na nainom ko. Biro lang, biro. Hindi, ayokong nanghahassle ng mga tao. Yun ang, isa yun sa pet peeve ko, ayokong, alam ko may nahahassle dahil sa akin. So, I have never, pero, try ko next time. Have you ever recycled the gift? Yes, I have. Mm. Pero hindi emperador. Ano? Pwede mo namin malaman? Oh, okay na. Medyo maraming beses na nangyari. Eh kasi minsan, ako rin nakakatanggap ng recycled gift. Nandun pa nga yung card. Isang beses, pero, nandun pa nga yung card. Bibigyan. Pero ang importante. Totoo yun. Oh, story. Importante, naalala pa rin. Naalala mo pa rin. Diba? Alam, yung pa rin. You really have a good way of looking at the bright side. No? I like, Daniel. Okay. Paano ka mag-unwind? I like to unwind with a glass of brandy. Or of course, a glass of single malt. Yeah, for sure. Ikaw, in your day, sobrang... I'm sure you have a long day lagi. So that's your way. Yeah, just a bit of just one shot. Drink moderately and try to relax already and then try to think, go to a quiet place and try to backtrack and try to analyze the day. Everything. Yeah, kung ano mga ginawa mo. Yeah, so that I can prepare myself for the next day. Yeah. I like that. Nalalasing ba ang isang Daniel Padilla? Kasi ang taas mo daw magtagay. Speaking of this question, no? Alam mo, naalala ko nung lumabas yung ads, yung TVC mo for Emperador Coffee Brandy. May mga lumabas na pictures of you na ang taas mo daw magtagay. At maraming nag-comment about that. Nakakatawa. So, if you will allow me, no, na pumili kami ng a few comments. Maybe I can read it out and you can maybe react. Sige. Okay. From Tita Trops Abangers Facebook page, Daniel Padilla, kahit lasinggero ako, hindi kita sasamahan uminom kung ganyan kataas ang tagay mo. Nabasa ko rin yun. Pero may rason yun kung bakit ganun. Kasi ako, pagdating sa tagay, pag mas mataas ang tagay ko, mataas ang respeto ko sa iyo. Ayos. Pag mas mababa ang tagay ko, alam mo na. Ay, lang. So, maging masaya ka pag tinaas ang tagay ko. Galing ng sagot na yun, ha? Parang nabasa mo at napag-isipan mo ng matagal to. Okay, from Jex Biz. Emperador Coffee. Legit to. Magiging kamukha mo si Daniel Padilla pag ininom mo to. Pare, kanina mo pa iniinom, parang hindi pa rin naman tayo magkamukha. Double light yata iniinom. Parang bigyan mo nga ako ng mas... Bigyan nyo nga ako. Sino mo nag-endorse ng double light? Baka yun nagiging kamukha mo. Hindi na. Bigyan mo nga ng coffee brandy pa nga dahil gusto ko din tumakad at maging kamukha si Mr. Daniel Padilla. From Ria Mago. Kung si DJ ang tanggero, kahit punuin pa niya, di ako magre-reklamo. Yan ang mga gusto kong kainuman. Yung mga walang reklamo. Alam na yun, naimbitahan lang tapos magre-reklamo. Sana ganun din ang reaction sa akin. Okay, from Coco Lindbergh. Wow, Lindbergh. Okay. Yung tipong di mo alam if gagamit ka ng shot glass or ng coffee. Ano sa tingin mo? Ikaw yata ang nagpauso na mag-shot sa coffee, mag.
Kaya binigyan niyo kasi ako ng ano MP copy na copy mag. Basta makatito talaga. Tama rin 'yun para mas marami mapapahinom mas marami. Pero that's very Spanish, 'di ba? Yung style na that's pagka, right. Pagka siesta or umaga, yung kape nila nilalagyan nila ng konting brand. That's right. Actually, that's very you're right. It's very Spanish in the morning. They use that because sometimes when it's cold, it warms them up. Yeah. Tsaka pag may siesta kasi sa Espanya, 'di ba? Pagdating ng hapon, tigil trabaho lahat. Tama. Relax, relax sila. Sana tayo din. Sana ganun ang buhay natin dito. Bra, kayod eh. Kaya, ano, kaya nakikita mo mga tao doon, nakangiti din eh. No? Totoo, hindi sila, totoo. Hindi masyadong work, ano, eh, live to work. Eh. Yes. They really know how to enjoy life. Yeah. And that's really also what Emperador is all about. No? Enjoying life. Okay, from Monica Perez. Sarap mo ka inuman, Daniel. Lasing ba? Lasing ka agad. Rawr. Ayoko naman ng gano'n na kainuman mo, lasing ka agad. Nobya ko, pag nakakasama ko mag-inom, mga kainuman ko, nilalasing niya ka agad. Ending, ako na lang mag-itch. Kaya sabi ko, Catherine, huwag mo masyadong painumin at nawawalan na ako ng kasabayan dito. Pag gusto ko kasi niya pauwin, kaya kanya nilalasing na lang kasama mo. Ano lang naisip yun. Daniel, thank you very much. Alam mo, thank you for being here. Thank you for being so game. Of course, we're very appreciative also that you are really part of our Emperador family. Thank you. And we really thank look you. Forward to more years of working together. Yes, no? Sir. Ako din. Same. Sana mas marami pa tayong ang taon na magsama. At sana behind the cams si tayong dalawa magsama. Of course, of course. Natin. Thank you. Thank pero you. One question hindi ko natanong kanina. Please. Bakit nandito sa Iloilo itong museo natin? Well, you know, we are very heavily invested, as you know, as a company here in Iloilo. This is one of the first locations outside Metro Manila where we decided to build our township developments. And that's why when you look at our place here, talagang we really put a lot of investments, a lot of time, a lot of efforts. And you know, we wanted to develop this city not just as like a business district. Gusto naming magkaroon ng masere yung mga tao. Yeah. Gusto naming magkaroon ng konting, you know, we want to promote art, we want to promote culture. So that's why we decided to launch first the Iloilo Museum of Contemporary Arts, no? Where we have a vast collection of ganda, very beautiful I've work. I've been there. Diba? Oh. Sa gallery, napakaganda bisitahin nyo. Ang ganda ng lugar. Thank you. And then we said the second thing is, you know, because we are so heavily invested also in Brandy, we want to educate, so namin educate yung mga tao, yung mga kabataan about how Brandy is made. Because this is the Philippine product that is now making big waves around the world, no? Alam mong Emperador, most of the raw materials of Emperador is actually made in Spain. You know, we grow the grapes in Spain, we distill it in Spain, and we ship it to the Philippines, the raw materials, and then we bottle it here. A lot of the products inside Emperador Brandy are actually imported. So it, effectively, it's a Spanish brandy, a true Spanish brandy. So that's the reason why we chose to put it here in Iloilo. That's very nice. That's so, very thank nice. You. So Daniel, please do us the honor if you can sign the barrel here at our Brandy Museum. This is really for our special guests. Thank you again, Daniel, for being here with us. On behalf of Emperador and Mega World, we would like to thank you for being our special guest here at the Brandy Museum at Iloilo Business Park. Madamo git nga salamat, Daniel. Thank you very much po din sa inyong lahat at sa oras ninyo. And I'd like to say, palangga ko kamutanan. Thank you very much and God bless you all. Thank you. See you in the next episode.